Last time, mayroong ipinalabas, no, yung nadisgrasya ng dahil sa mga halaman. Sunus plants na pinakita, ito po yung talagang kasama, no, at unang-una sa listahan dahil... Pero ganun pa rin po, meron siyang tinatawag na calcium oxalate, ano. Eh, talaga pong maituturing na nakakalason, ano. At ito nga po, meron siyang milky o mapuputing mga dagta or latex na tinatawag na highly toxic. Hey everyone! This is Hermes Sinap, Mimi Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel! And for today's video, ano nga pag-uusapan natin? Napapanahon to kasi last time, mayroong ipinalabas, no, yung nadisgrasya ng dahil sa mga halaman, ano, at yung nasunog yung kamay, tapos parang napasok, ano, yung namaga, nag-swell. Tapos sa... yung iba naman na intake yung halaga nilang hayop parang nalason, no, dahil sa halaman. Ang tinutukoy ko po yung pinalabas dun sa KMJS yung ating halamang Damking or Diefenbachia, no, at isa po yan dun sa ating tatalakayin ngayong araw na ito, yung mga halamang dangerous, no, sa ating bahay kapag inalagaan. Actually, kaya ako ginawa tong video na to is para paalam sa inyo na yung iba naman dito, mild lang yung toxicity, pero dapat pa rin tayong mag-ingat, ano. And ano-ano nga ba yung halaman na yan, nakasama po dun sa ating dangerous plants na alagaan sa bahay, ano. Meron po tayong anim sa listahan, ano. At maaaring yung iba sa inyo hindi napapansin at hindi alam na delikado ito. Pero ngayon pong araw na ito, malalaman nyo na sa ating pagbabalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MVP. At ngayon nga pong araw na ito, pag-usapan natin yung mga harmful plants na maaaring naalagaan natin sa ating bahay na hindi natin alam, ano. Actually, marami po talagang mga house plants na medyo nakakalason talaga, no, or merong toxicity sa kanilang mga properties, ano. For example, yung kanilang mga dagta, yung karaniwan pong madadagtang halaman, yan po madalas po may toxic yan, ano. At talagang delikado when it comes sa mga bata at saka po dun sa mga alaga nating hayop, ano. Kasi alam niyo naman po, yung mga bata at mga hayop, medyo hindi sila ganun ka-aware. At sila yung madalas na nagsusubo, nagngangat-ngat ng mga halaman, ano. At kailangan po talagang maging maingat tayo sa pagdi-display nitong mga halamang ito. Ano-ano nga ba yung tinutukoy nating halaman na yan? Ikot po tayo sa ating garden, pakita ko po sa inyo yung itsura, no, para in any case na kayo po ay isa dun sa mga bagong nag-aalaga ng mga halaman, aware po kayo, no, na kailangan po ito ay ingatan natin, no. So umpisahan na natin sa una po nating halaman. Ito po yung tinutukoy ko sa inyo at pinakita do dun sa KMJS, yung Diefenbachia po, ano. Talaga pong ito, unang-una pa lang, kahit dun sa previous vlog natin, kung mapapansin nyo, meron akong mga poisonous plants na pinakita. Ito po yung talagang kasama, no, at unang-una sa listahan dahil grabe po yung toxicity nito, no. Ito po ay sinasabing merong calcium oxalate, ano, yung tinatawag na ravides. Siya po yung parang maliliit na needles, ano. Yun po yung kanyang structure, ano. Yan po, kapag halimbawa pong yung sap niya inadikit sa inyo, maaari po maging cause ng pamamaga, rashes, redness. At kung halimbawa naman pong malagay sa inyong mga mata, nagiging cause po ng eye irritations, ano. Makasira po ng inyong paningin. Lalo na po kung grabe, magiging cause ng pagkabulag. Ang importante po dito, kung halimbawa mag-aalaga kayo, ilagay nyo sa safe na lugar, ano. At turuan nyo yung mga aso nyo, pusa nyo, na huwag lumapit at huwag ngat-ngatin itong halamang ito. Even po sa mga bata, ano. Paintindihin nyo po sa kanila na huwag dapat
lumapit sa halamang ito, no, dahil pag accidentally po naputol kasi lahat po ng parte ng halamang ito is may toxic, no. So ito po kapag halimbawang nalagyan kayo, sabunin niyo po ano at padaan sa running water. Yung iba po ang ginagawa naman nilalagyan po ng yelo, no, kasi po ito nakakapaso, nakakapamaga, ano, at maaring magtubig-tubig yung inyong balat. So yan po, at kumonsulta na kagad sa doktor. Yung iba naman po kapag nakaka-intake, pinapakain as first aid ng sukal para po sumuka, no, at maiwasan yan. Pero mabuti pong isugod na kagad sa emergency o sa malapit na ospital yung makaka-intake po nito, no. Kaya ingat-ingat rin po tayo dito sa ating halamang Diphenbachia. Sa pangalawa naman nating halaman, mga philodendrons po, ano, unlike ng Diphenbachia, ito naman lesser yung toxicity, no. Pero ganun pa rin po, meron siyang tinatawag na calcium oxalate, ano. At ang pagkain po nito ay maaaring maging cause ng burning, swelling ng lips, ng tongue, at maging yung lalamunan, ano. Pag grabe-grabe po at madami kayong nakain ito, nako, medyo delikado rin po, no. Along with it po, yung pagsusuka and diarrhea, no. At ito po maaaring umepekto within a couple of hours, no. So marami pong klase ng mga philodendrons, at ito nga po ay paboritong paborito nating alagaan sa houseplants, ano. Pero hindi naman po ganun kadami yung cases, ano, kasi ito po talaga kapag halimbawang yan, natatanggal yung dahon, medyo kapag nadikit yung sap, ano, yan yung ating mararamdaman talaga. Maging maingat po tayo, no. Yung mga bata po at saka yung mga alaga po nating mga hayop, talaga pong ingatan natin na mapalapit po sa mga halamang philodendrons. Although maganda silang houseplants, extra care din po yung kailangan po natin, ano, sa ating pag-aalaga sa kanila. Sa pangatlo nating halaman ay ang mga CC plants. Although ito po'y paborito ko, yan rin po ay mayroong toxicity, no. Pero alam niyo po ba na nasobrahan ng exaggerations, ano, yung pagsasabi na nakakalason ito, no. Dahil po kung tutuusin, dun po sa binanggit kong unang dalawa, ito po ang pinakales, no, na toxic na halaman. Hindi po siya ganon kagrabe, no, yung kanyang mga epekto. Pero po, ito po kasi nagpo-produce ng compound na nakukos po ng irritations, at hindi naman po generally, no, nagkukos ng lasting na damage or death, ano. Pero sinasabi pong isa rin po yan sa pwedeng makalason, ano, ng mild sa atin. Kaya po, yung iba minsan sinasabi ayoko sa halamang yan kasi nakakalaso niyan, ganyan po, at lumaganap na yung ganyang paniniwala na, ano, although siya yung pinaka-lesser, no, dun sa toxicity na sinasabi. Pero ganun pa man po, kapag mag-alaga kayo nito, hindi naman po grabe, no, pero kailangan pa rin pong maging maingat tayo, no, sa pagdi-display ng halamang CC plants, no. Maganda po siya. Ako nga po dito sa aking garden, iba't ibang variety, no. Pero maingat pa rin po ako. Sinasaway ko lang yung mga lalapit dito. At syempre, yung mga pipitas. Sinasabi ko na mag-ingat kapag halimbawang yung dagta po niyan ay kumapit sa inyo. Pwedeng mag-irritate po sa skin nyo, no. So, ganun pa rin po. Kapag halimbawa po may emergency, kumonsulta na po tayo sa ating doktor o isugod na po sa hospital yung halimbawang makaramdam tayo ng matindi, no. Pero first aid po, i-rinse po sa running water yung ating mga talagang naapektuhan o nalagyan po nung dagta niyan, ano. Sa pang-apat nating halaman, ito pong euphorbia, no. Actually, ang mga euphorbia po, magaganda rin sila, no. Iba't ibang varieties po sila. Iba't ibang klase. Merong cactus look-alike. Meron din pong mga may madadakon. Yan. Pero isa lang po yung talagang nakikita natin sa kanila na common, ano. Yung kanila pong dagta, ano. Osap na tinatawag. Yung pong dagta ng euphorbia, talaga pong maituturing na nakakalason, ano. At ito nga po, meron siyang milky o mapuputing mga dagta or latex na tinatawag na highly toxic po, ano, na kayang i-irritate po yung inyong mata at ang inyong mga skin, no.
Sa ibang bansa po, yung mga euphorbia, may mga varieties na ginagamit po siya as purgative, ano? Ginagamit po siya pampurga, no? At sa mga worm, no? Kaya naman po, sinasabi na bakit ginagamit yan samantalang nakakalason, ano? Dahil nga po dun sa kanyang properties na ganun, pinapatay niya yung mga mikrobyo, no? Pero po, minsan ginagamitan po siya ng vinegar, no? Para malesen yung toxicity, no? Pero dito po sa atin, never natin yan pinractice, ano? Sa ibang bansa lang po. Dito lang po, madalas natin makita kasi pag nagpuputol tayo, nagpupugot tayo ng mga euphorbia natin, minsan hindi tayo gumagamit ng protection. And ako, aminado ko, isa ako sa mga guilty pag ganyan, ano? Na hindi gumagamit ng mga gloves, ano? Pero konting ingat po dahil kapag halimbawang nalagyan kayo ng dagta nito, may times na ako nangangati, no? Yun yung nararamdaman ko. Pero hindi pa naman umabot sa point na nagsugat-sugat at nasunog, ano? Kaya lang po medyo may pagka-irritation na nangyayari kapag halimbawa po nalagyan kayo niyan, ano? Kaya so ingat-ingat din po sa pag-aalaga ng mga euphorbia dahil po pwede rin po yung maging cause ng hindi maganda, no? Sa panglima naman po natin na halaman, yung mga cactus po, no? Although yung mga cactus po is isa sa mga paboritong house plants, ano? Dahil sa kanyang kakaibang itsura, delikado naman po siya pagdating po dun sa mga tinik, ano? Actually, hindi naman po lahat ng mga tinik poisonous, ano? Talagang delikado lang po sila dahil dun sa sharp nilang mga tinik, maaari pong makasugat, no? Lalo na po ito, katulad nitong ating golden barrel na sobrang laki. Yan, medyo delikado po, ano? At kung madidikit po kayo dyan, ako may times na nadikit ako dito, nagsugat po yung aking skin, no? At naging cause po ng wound. And may ilang cactus din naman po na malalambot lang naman yung kanilang tinik, ano? Pero delikado pa rin po, ano? Kung halimbawang mababaon yan sa inyong mga skin. Kaya po, ingat din po. Meron din po na yung dumidikit lang pero makate, mabulo yung kanilang mga tinik. Sa pag-aalaga ng cactus, ilagay po sila sa safe place, no? Na talaga pong hindi maaabot at hindi mapupuntahan. One thing po kasi na talagang common sa halamang cactus, yung tinik nila kasi ginagamit po nila yung pamprotection, ano, sa mga kaaway para hindi po sila lapitan. Maganda po na malaman natin yung tamang pag-iingat. Kailangan po, ano, sa pag-aalaga po ng halamang ito. At sa huling-huli naman po nating halaman, ito pong mga agave, no? Although ang mga agave po hindi naman natin na madalas ilagay sa loob ng bahay, pero sila po yung talagang madalas nating i-decorate, ano, sa ating mga outdoor, no, na landscape, ano. Kaya po yan, minsan makikita nyo magandang-maganda sila na i-display dyan. Pero ang nagiging problema po kasi dito, kapag halimbawang yung kanilang sap ay talagang nadikit sa'yo, maaari din po yung maging cause ng pagkasugat, ano, at nakakalason din po, no, kapag na-intake. Pero ang talaga pong nakakagulat dito minsan kasi po hindi mo akalain, ano, dahil parang sa tingin mo soap na soap lang sila, pero yung mga dulo po kasi ng mga agave plants ay mayroong mga tinik, ano, na matutulis, at ito po masakit makasugat at nakaka-open po ng wounds, no? Nakaka-open po ng skin, parang open wounds yung nangyayari dahil sa sobrang sharp po nung kanilang mga spines, ano. So yan po yung isa sa mga dapat ingatan sa pag-aalaga ng mga agave, no? So ilagay po sila do sa lugar na walang ganong naglalakad o hindi ganong pinupuntahan kung i-display, ano, kasi po maaari po yang makasugat, no? Ako po ilang beses na ako na biktima habang nagre-repot nito, talaga pong yan, bumuka yung sugat, ano, nung aking balat dahil po sa pagkakatuso ko dito, no? At minsan po kapag natuso kayo niyan, minsan ang tagal matanggal nung mga
kung may naiiwang spine or kung halimbawa naman po minsan ang sakit pa rin po ng epekto, no, kahit matagal na kayo natusok. So yan po yung aking mga experience dito sa halamang agave or agave na talaga namang iniingatan ko rin, ano, kapag halimbawang ako ay nagtatanim at yan, niriripat ko itong aking mga halamang ito. So ingat-ingat din po tayo kapag meron po tayo niyan. So ayan mga ka-MPP, napanood nyo na po yung anim na halaman natin na may tuturing nating delikado, no, o harmful kapag inalagaan po sa ating bahay. And I hope kung meron po kayo nyan, extra care po, ano, at alam nyo na po yung mga pangit na mangyayari kung halimbawa po na talagang aksidente na nadikit kayo sa mga sap or na intake yan or nasugatan kayo, yan po, ano. At I hope maging lesson sa atin yung mga gardening activities natin na kung minsan po inapapahamak tayo, no. At ang sa ulitin, talagang iba yung ingat yung magawa natin. Salamat ng maraming marami sa inyong panonood ngayong araw na to, and I hope na educate kayo, no, doon sa ilang bagay na pwedeng mangyari kapag nag-alaga kayo ng halaman yan. And I hope meron na kayong natutunan dyan sa ating video, no. Thank you so much sa inyong panonood, sa pag-like, pag-share, pag-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo po kalimutan i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermi Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming maraming mga ka-MPP, and this is Hermi Sunaho, nagsasabi po sa inyo ng happy planting. Bye bye.